kampana ng simbahan ay nangigising na. At waring nagsasabi na tayo magsimba. Magising at magbangon tayo'y magsilakad. At masiglang tumuhin ang ating simbahan. Ang kampana'y tuluyang nangigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag natuntan na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Kinagis na sumbang gabi, huwag natin humutin. Pagka tayo may tungkulin sa pananalangin. Ang kampana ng simbahan ay nagigising niya. Tayong lahat manalangin habang nagsasimba. Ang kampana'y tuluyan ng gigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag natantan na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Pagkatayo'y may tuturang sa pananalangin. Ang kampana ng simbahan ay nangyayasin na. Tayo'y lahat manalangin habang nagsasimba. Ang kampana'y tuluyang nanggigising. Kung tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag napuntan na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Ng simbahan ay nanggigising. Ang kampana'y tuluyang nanggigising upang tayo lahat ay manalangin. Good evening po, VCI family. Ngayon pong gabi ay ang ating unang araw ng Simbang Gabi. Simbang Gabi ng mga mananampalataya, ng mga Kristiyano, ng ating Panginoon. Kaya po, sa unang gabi nito ay meron po tayong tema na sunod-sunod na ating pag-aaralan hanggang po matapos yung siyam na ating pagsasama-sama sa online message na ito. Kaya sa unang bahagi po ng ating pag-aaral ay tatalakayan natin yung announcement of the good news ni Anghel Gabriel kay Mary. At dito po ating pag-uusapan ang napakagandang mga mabubuting balita nito ng ating Panginoon, na kung saan ay mararanasan natin yung kabutihan ng Panginoon hanggang sa matapos po yung ating gawain ito. At dito po sa ating screen, the announcement of the good news mula po sa Lucas chapter 1 verse 1 to 38. Sabi nga rito sa Lucas chapter 1 verse 19, I am Gabriel. The angel answered, I stand in the presence of God who sent me to speak to you and tell you this good news. So, meron pong good news si Angel Gabriel para kay Mary. At meron din siyang good news para kay sa mag-asawang Zacarias at si Elizabeth. Kaya ngayon pong gabi, tingnan po natin, pag-aralan po natin yung mga mensahe ng Panginoon para po sa unang ating simbang gabi. Tara! Tunghaya natin yung unang good news. Good news number one. The good news was announced by Angel Gabriel to Zechariah and Elizabeth. Sino itong si Zechariah at si Elizabeth? Ang sabi sa verse 5, during the time when Herod was king of Judea, there was a priest named Zechariah who belonged to the priestly order of Abijah. His wife's name was Elizabeth. She also belonged to the priestly family. So verse 6, they both lived good lives in the God's sight and obeyed fully all the Lord's laws
and commands. So itong mag-asawa nito ay matuwid sa harap ng Panginoon at sila ay kinalulugdan ng Panginoon. Sabi sa verse 7, they had no children because Elizabeth could not have any. Pag sinabing mabaog or barren. And she had Zechariah, were both very old. So nasa katandaan na, o nasa kaedadan na itong mag-asawang ito para magkaroon pa ng anak. So, kung baga sa ano, wala nang pag-asa magka-anak scientifically, biologically. Pero dito, may magandang announcement si Angel. No? So verse 2, sabi niya, when Zechariah saw him, he was alarmed and felt afraid. But the angel said to him, don't be afraid, Zechariah. God has heard your prayer. So habang si Zechariah ay naglilingkod sa templo sapagkat duty niya during that time, at ang insenso na kanilang sinusunod na handog sa altar ng Panginoon, para sa Panginoon ay habang sinusunod ay nananalangin yung mga kasama na sa labas habang sila ay nag-offering ng incense sa altar ng Panginoon. So, nagpakita nga sa kanya, ito yung good news. Sabi niya, Zechariah, God has heard your prayer. So, good news number one. Ang Panginoon ay sumasagot sa mga dalangin. Lalong-lalo na dito sa buhay ng mag-asawa nito na sila'y matuwid sa harap ng Panginoon. So hanggang sa panahon natin ngayon, God always answers our prayer. Kaya tayong mga mananampalataya sa panahon ngayon, huwag natin kalilimutan. Ang Panginoon ay laging dumidinig sa ating mga daing at sa ating mga panalangin. Ang tenga ng Panginoon ay nakatuto doon sa mga matuwid. Kaya, bagamat matagal na hinihingi na ni Zechariah, pero andin yung katubinan. Kaya tayong mga Christians today, huwag tayong manghinawa sa panalangin. Tuloy-tuloy lang. Dahil merong panahon, hindi pa huli, no? Sa edad ni nilang dalawa na mag-asawa ay sa tingin natin huli na, hindi na magkakaano kasi ano, pero pag sinabi ni Lord na galing kay Lord, matutupad ang panalangin, matutupad. So ano yung purpose ng Diyos? Bakit tinugon yung panalangin ng mag-asawa? Balikan natin yung because through John he will bring back many people of Israelites to the Lord. So ang purpose ng ipagbubuntis ni Elizabeth ay para pangayanan Juan. And ibig sabihin ay siya yung gagamitin ni Lord para yung bansang Israel, yung mga Israelites ay makapagbalik loob sa Panginoon. So, may purpose si Lord para kay sa mag-asawa at hindi pa huli ang lahat, hindi pa huli ang lahat para magkaroon ng pagbabalik loob sa Panginoon. Kaya sa panahon natin ngayon, hindi pa huli ang lahat na ang panawagan ay mula noon nung matupad kay Juan Bautista na anak ng dalawa na si Karanya na Elizabeth na siyang naunang 6 months bago si Jesus ipanganak. No? Si John the Baptist, siya yung ginamit ni Lord para magbigay ng babala. Sabi niya sa ilang, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan sapagkat malapit na ang paghahari ng Panginoon. Kaya, God answers our prayer dahil dun sa purpose niya para sa atin. Gusto niya na yung plano ng Panginoon ay matupad kay Zechariah at para na rin sa panahon natin ngayon ay patuloy pa rin yung pagtupad ng Diyos doon sa ating mga dalangin.
Tuloy natin, punta na po tayo sa good news number 2. So, ano yung good news number 2? The good news was announced to Mary. Lucas chapter 1, verse 26. Tingnan po natin. This is the birth of Jesus is announced to Mary. So, verse 26. In the sixth month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to a town in Galilee named Nazareth. Ayan na naman. Kung anim lang dyan yung pinagbibuntis ni Elizabeth, meron na namang plano, na i-announce naman ni, magbigay na naman ng announcement sa ibang lugar, no? Si Angel Gabriel. Kaya kayo dyan, na mga humilingi ng baby kay Lord, baka isang araw, dalawin kayo ni Angel Gabriel at merong magandang announcement sa inyo. Bah, hallelujah, praise the Lord. Kaya itong si Angel Gabriel, parang siya tag-announce sa mga binibiyayaan ng anak eh. Maaaring ito yun siguro mag-announce ni sa aming mag-asawa na biyayaan kami ng mga anak. So, in the sixth month of Elizabeth's pregnancy, si Angel Gabriel go to the town in Galilee named Nazareth. Verse 27, he had a message for a young woman. So, si Gabriel ay dumako ron ay para magbigay ng message sa isang babae na nagngangalang Mary na nakatakda ng ikasal kay Jose. Alam po natin yung kwento ko ito, taon-taon. Sa mga ganitong panahon, pinag-uusapan lagi si Jose at si Maria. So, alam na natin itong kwento. So, dito ay nakatakda na siyang ikasal kay Jose. Pero, merong message ang angel ni Lord na si Gabriel na sabi sa verse 28, the angel came to her and said, ang sabi ng angel, peace be with you. The Lord is with you and has greatly blessed you. So, ang ano naman ng good news ay peace be with you. Kapayapaan. Kasi hindi siya during the time, hindi siya mapayapa. So, kini-condition ni Angel yung kalagayan ni Maria. So, the Lord is with you and has great blessed you. Ikaw ang pinagpala ng babae sa lahat. Sa iyo napili, you are highly favored for this message. Sa iyo nakaatang yung biyaya ni Lord, yung grasya ng Panginoon. So, sabi sa 29, but when she saw him, she was troubled. So, hindi siya mapakali. So, gubinayanan siya. No? And considered what matter of greeting this was. So, hindi siya sa greeting mong angel. Then the angel said to her, ulit, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Nasa iyo yung favor ni Lord, sabi ng angel. So verse 30, the angel said to her, don't be afraid, Mary. God has been gracious to you. Ipawalik ulit. You will become pregnant and give birth to a son, and you will name him Jesus. Ito yung announcement ng good news dahil dito sa mayroong isisilang na second focus ng Panginoon doon sa una kay John, dito kay Jesus. Kaya ang pagitan nila ay 6 months, no? So papangalanan Jesus, at ang sabi dito, he will be great. Si Jesus will be great. He will be called the Son of the Most High God. Alam natin ito na hanggang sa ngayon, the Lord God will make him a king, and his ancestor David was, as his ancestor David was, and he will be the king of the descendants of Jacob forever. His kingdom will never end. So kakaiba itong pinangako, magiging hari. So ang purpose ng Lord, siya ay magiging hari na tulad ng pagkahari ni David, at siya yung hari ng mga susunod ng mga segunda ni Jacob, magpakailan kailanman, his kingdom will never end. So,
Ito yung future na natitingnan natin. Ito yung hari ng lahat. Kung ang mga hari ng panahon ng Israel, panahon ng Juda, namamatay lang lahat, pero itong darating na hari, ang sabi, He will reign forever. His kingdom will never end. So dito, yung good news rito, magkakaroon ng baby si Mary na pangangalang Jesus, na siya yung magiging hari na hindi maglawakas ang kanyang pag-ahari. So sa panahon natin ngayon, sa ating panahon ngayon, mayroong ipinangakong hari. Kilala natin kung sino yung hari na yun, na siyang dapat na maghari sa ating buhay. Kasi yung paghahari niya will never end eh. So kung meron man tayong dapat na pagharian sa atin, yung dapat na maghari sa atin, yung hindi magwawakas, yung panwalang hanggan. Ha? Sino dapat yung maghari sa ating buhay? Walang iba kundi kailangan maghari si Jesus sa ating buhay bilang ating Panginoon at Tagapagligtas. Kasi ang sabi dito sa kanyang mga salita, yung kanyang paghahari ay walang katapusan. Kung gusto natin mapunta sa walang katapusan, kailangan maghari si Jesus sa ating buhay. Yun po yung good news dito, mga kapatid. Ito po yung kailangan maghari sa atin ng Diyos. So, katapos-tapusan, mga kapatid, ang sabi ng 36, remember your relative Elizabeth, it is said that she cannot have children, but she herself is now 6 months pregnant, even though she is very old. So, ano yung nakikita natin dito? Dito tayo magtatapos. For nothing is impossible with God. For with God, nothing will be impossible. Sabi sa verse 37, for there is nothing what God cannot do. Sa verse 38, ang sabi ni Maria, ang sabi ni Mary, sa paulit-ulit na sinasabi ng angel kanina sa ating pinag-uusapan. At yung verse 38, ang sabi ni Mary, I am the Lord's servant. Said Mary, may it happen to me as you have said. And the angel left her. So ano po yung magiging application natin dito sa ating buhay? Acceptance. Ang sabi ni Mary, I am the Lord's servant. May it happen to me as you have said. Mangyari po sa akin yung kalooban, yung sinabi mo po sa akin. So si Mary, in-accept niya yung challenge. Sa ating mga buhay ngayon, kailangan natin i-accept yung gusto maghari sa ating buhay. So, kailangan natin tanggapin yung challenge. Lord, I am your servant. May it happen to me as you have said. Mangyari po sa akin yung gusto mong kalooban na gawin mo para sa aking buhay. So, ang message po ngayong gabi ay napakaganda. Accept Lord Jesus Christ in your heart, yung King na promised King that will reign forever and ever. Amen. The good news of the Bible is Jesus. God bless you all.